Si Aya dumiretso na sa kama. Ayun, tulog na. Napagod siguro sa laban kanina. Kung sa bagay, gabi na. Mabuti pa magpahinga na kayo. Para namang ganun kadali kami makakatulog, no? Sige na, ikwento mo na sa amin. Ngayon na ba? Si Kuya, napakabait nun dati. Pero isang araw bigla na lang siyang nagbago. Gusto ko rin malaman kung bakit. Master, ikwento mo na sa amin. Takayanagi. Nung third year ako sa junior high school, nakilala ko si Mitsumi sa unang pagkakataon. Nung panahon yun, wala akong inisip kundi ang lumakas. Para akong espada na hinihiwang lahat ng bagay na tamaan ko. Ang importante, lumakas ako. Ah, ganun ba? Mga miyembro kayo ng isang angkan na kilala sa pagiging malakas? Wala naman kayong sinabi. Akala ko pa naman may ibubuga kayo. Ikaw ba ang pinuno ng mga mahihinang to? Magaling ka ba? Hindi pwedeng dalawa ang pinakamalakas sa lugar na to. Labanan mo ako. Mitsumi Takayanagi. Mahina ka. Anong sabi mo? Ako ang pinakamalakas sa lugar na to? Nagkakamali ka dyan. Meron akong kilala na mas malakas pa kaysa sa akin. Ha? Ano ka mo? Ang tinutukoy ko ay ang kapatid mo, Maya Natsume. Anong sinabi mo? Bakit mo ako kilala? Ano ba yan? Hindi pa tapos yan? Ikaw eh. Kung hindi mo pinatulan yung babae, tapos na sana. Grabe ka. Hoy! Ano nangyari, Maya? Mukhang nilampasok ka ng isang yan, ah. Kuya? Shin? Bakit? Nandito ka. Eh, paano? Yung si Mitsumi, tinawagan ako kahapon. Maglalaban daw kayo. Tinatanong ko anong gagawin niya. Sabi ko sa kanya, bahala siya. Patula ka niya. Kuya? Sa katanagang, si Mitsumi ang papalit sa akin bilang leader balang araw. Tandaan mo yun, ha? Pambihira. Yung Chokto Reiki, nasa basura na lang. Chokto Reiki? Espada na ang kanamin yan. Hinana namin sa ninuno namin. Pero, pasensya na kayo, pero hindi na maulit to. Inamin ko, pumayag ako na kalabanin siya. Pero hindi ko ugali ang lumaban sa babae. Minsan lang. Naku! Ayan, nagpapaka-gentleman pa. Kunyari ka pa dyan, bata. Okay ka lang? Hatid kita. Okay ka lang? Kaya ko to. Ayaan niyo ako. Nako, lagot ka. Pinaiyak mo kasi. Dapat ba pinagbigyan ko na lang siya? Pinapanalo ko na lang ba? Ano ka ba? Okay lang yun, no? Kakain lang yun. Masena uli yun. Shin, alam mo ba? Diyan ako bilib sa inyo eh. Antindi niyo magmahal ang magkapatid. Siguro, naiyak si Maya dahil nagpakita ka dito. Malamang yun yun. Ha? Ano ibig mong sabihin? Ha? Kung hindi mo maintindihan, hindi ko nila ipapaliwanag. Anong sinabi mo? Niloloko mo ba ako? Pero ang masasabi ko lang, ang ganda niya talaga. Ha? Ganun ang babaeng minamahal ng seryoso. Huwag kang mag-alala. Maglalaban tayo ulit. Asahan niyo, sigurado. Ngayong araw na nagtipon tayong lahat dito sa eskwelahan, may gusto akong sabihin sa inyong lahat. Para sa ikabubuti ng eskwelahan, dapat sama-sama tayong lahat sa hirap at ginhawa. Sikapin natin na maging mga magagaling na estudyante at kadete sa civil at military training. Maraming salamat, Deputy Freshman Mitsumi Takayanagi. Binabati ko mga freshman, maligayang pagdating. Ako ang chairman ng executive department, si Shin Natsume. Huwag niyo nang tandaan ang pangalan ko, hindi importante yon. Ito lang masasabi ko sa inyong mga baguhan sa eskwela ang ito. Isang masayang lugar ang eskwela ang ito.
Sigurado ako na magiging masaya kayo sa inyong pag-aaral. At handang tumulong ang department ko sa kahit anong pangangailangan ninyo. Ang ganda naman ng lugar na to. Dun sa amin, wala kang makikita mga puno na may ganito kadaming bulaklak. Kung alam ko lang na magbibigay ako ng speech, hindi ko na sinipot yung ceremony. Kung kausapin mo ako para magkaibigan tayo, bihira akong mainis pero nababanas ako dahil sa'yo. Sabi ng kapatid ko, kapag umupo daw ako dito, may mensahe daw sa akin ng mga bumabagsak na bulaklak. Pero parang wala. Kanina pa nga ako naghihintay dito eh. Lilinawin ko ha, hindi ako naniniwala na natalo ako sa'yo ng isang gabi. Kaya pa kitang labanan kahit hindi dumating si Kuya. Walang nanalo sa laban na yon. Kaya mag-iingat ka dahil babawi pa ako sa'yo. Sa susunod na laban natin, mas malakas na ako kaysa sa dati. Sino kaya yun? Tatapusin ang katanagang. Nagbibiro ba siya? Andito na ba lahat? Ang buong katanagang, nandito na. Bunschi, dito ba yung... Meeting place natin to, bakit? Pero parang iba to kahapon. Oo, dito kayo nagkukwentuhan kahapon ng sweetheart mo. Lagot, nakita kami. Oo nga pala, meron daw tinapos kahapon. Nakasama natin? Pangatlo na yan, ah. Pangatlo itong buwan. Oo. Alam ko marami tayong kaaway. Pero bihira tayong magkaroon ng kaaway na hindi lumalaban ng harap-harapan. Oo. Pasensya na lahat. Nalagasan tayo. Tanggap na ni Shin ang nangyari. Kasama niya sa teritoryo natin. Kapag hindi natin pinakita na handa tayo lumaban, magmumukha tayong mahina at lalaki ang ulo nila. Hindi ba? Tumabi ka dyan. Teka, ikaw si Maya Najime, di ba? Ikaw na kaya magbigay sa kanya nito. Sa kuya mo ito eh. Tapos, pakisabi na rin sa kanya ito. Mali siya nung sinabi niya masaya dito sa eskwelahan. Magulo dito eh. Basta nandito ako, laging magiging magulo dito. Anong akala mo sa akin, messenger mo? Bakit? Bawal ba? Nasa junior high school pa lang ako. Alam ko lang pangalan mo. Pinapalampas ng lahat ng tao mga ginagawa mo dahil takot silang lahat sa kuya mo. Kundi dahil sa kanya, lagot ka na. Bawiin mo ang sinabi mo. Hindi ko na uulitin. Bawiin mo! Ha? Huh? Teka muna! Huwag mo sabihing na-offend ka. Galit ka ba? Naku, sorry ah. Ngayon, mag-iiyak ka na. Magsubok ka na sa kuya mo. Sige na! Kuya, may tumutukin sa akin oh. Magtanggol mo na ako. Sige na! Kawawa ako eh. Basta pagdating sa labanan, wala akong inaatrasan. Kahit papay ka pa.
Magda ka ngayon. Gaganti ako. Ito na! Ang bilis! Ito pa! Ano? Kaya mo pa ba? Sobra na siya. Jin! Hina-hina mo! Minamaliit mo pa ang mga lalaki! Hiya! Kinatatakot ang kalandahan sa kuya mo. Wala siya. Parang ipis na lang! Ang hirap! Alam kong gusto mo siyang tulungan ngayon, pero hindi yan ang dapat natin doon sa sitwasyon to. Kasi, kahit manalo ang kapatid ko dahil tinulungan natin siya, hindi naman niya matatanggap na nanalo lang siya dahil sa atin. Naintindihan mo ba yan? Pero... Diyan ka lang. At umayon mo sa akin na talaga may gusto ka kay Maya. Malilimutan ang araw na to. Tama na. Ano ba? Maya! Lumaban ka naman! Gantihan mo na ang mokong na yan! Inaantok na kami dyan sa laban nyo eh! Gumanti ka! Shin! Huh? Andiyan na pala kayo ah. Hindi ko akalaya magkikita tayo agad. Ang ganda ng speech mo kahapon ah. Saka mas guwapo ka pala sa personal. Ano ba talagang kailangan mo sa amin? Teka, paminil sa akin ang mukha ng santo ah. Si Mitsumi ka, di ba? Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Ang gulo ng buhok mo. Bakit sino ka ba? Sabihin mong pangalan mo. Di na importante yun. May nahanap pa siya akong tao eh. Siga din siya. Gusto ko lang turuan ng leksyon. Bakit? Kaya mo ba ako ha? Sa palagay mo ba, malakas ka? May tatanong ako sa'yo. Ikaw ba yung... nakikipag-away sa Katanagang? Eh, ano naman kung ako nga? Ha? Kabayaran nito sa lahat ng mga ginawa mo. Hambog! Ano? Yan ang napala mo. Napakayabang mo kasi. Hindi pa tapos ang laban natin, ha? Kung hindi ka aatake, ako na lang ang mauna. Ha! Wait! Hold on! Napalaban ako ng gusto ah. Ikaw Maya, mahina ka pa talaga. Hindi mo matatawag na pakikipaglaban yan. Ikaw talaga kuya, bakit ba lagi nanonood ka kapag lumalaban ako? Tigilan mo nga ako, nakakainis ka na. Kung matino kang lumaban, hindi na ako manonood. Iwan mo nga ako. Ah, grabe ang lagay niya. Delikado. Kayo dyan, tumawag kayo ng ambulansa. Dalian nyo! Huh? Ano ba kayo? Pumilos kayo dyan! Matutulungan pa natin siya! Hindi na kailangan yun. Ha? Gagamit ako ng acupuncture para iligtas siya. Acupuncture? Ha? Hindi magtatagal, maaayos niya ng pinsalang natamo niya sa tiyan. Kung hindi kaya ng sikmura mo ang mga bagay na ganito, hindi ka talaga tatagal sa eskwelahan ito, Mitsumi. Ah, salamat, Miss Kuzunoha. Girlfriend kayo ni Shin, di ba? Wala, okay lang yun. Mabuti nga't hindi naging malupit sa kanya si Shin. Alam mo, kahit hindi ko tinulungan ng lalaking yun, kaya pa rin siyang iligtas ng mga tao sa ospital. Ano ka mo? Hindi pa ba malupit yung ginawa niya? Diretso sa laman loob yung atake niya. Simple lang yung atake niya, pero grabe ang pinsala na ginawa nun sa katawan ng kalaban ng kapatid niya. Sa lagay na yun, hindi pa pala malupit yun?
Nakakagulat ba? Ha? Nagulat ka dun sa ginawa niya kahit maraming alam na martial art ang angkan mo? Magaling ang mga Takayanagi sa martial arts pero hindi pala malupit sa laban. Mas magugulat ka kapag nakita mong lumaban yung kapatid kong si Masataka. Mas mabait lumaban yun kumpara sa akin. Alam mo, kung lumaban ngayon, parang napipilitan lang eh. Mitsumi, libre ka ba pagkatapos ng klase? Ha? Ah, oo. Pero okay lang kaya yun? Hindi kaya pagsilosan ako ni Shin? Hindi kaya magalit yun kapag nalaman niya kasama ko ang girlfriend niya? Alam mo, napansin ko na nga na lumakas ka na. Pero masyadong simple yung mga atake mo. Masyado kang brusko kung lumaban. Ang pangit tingnan. Tama na nga, kuya. Anong tama na nga? Importante ito, akala mo. Junior high ka na sa eskwela ang ito. Akala mo biro yun? Mag-ingat ka nga. Ang daming loko dyan, no? Sabi ng tama na eh. Huwag mo akong tatuhing bata. Matanda na ako, kuya. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Oy, kuya. Sa susunod, huwag mo na akong tulungan sa laban, ha? Kaya ko ang sarili ko. Maya, alam mo sa totoo lang, hindi importante sa akin kung lumalakas ka na o hindi. Sapat na yung ako na lang ang laging poprotekta sa'yo. Kaya, huwag kang lalayo sa akin. May sinasabi ka ba, ha, kuya? Wala! Wala akong sinasabi! Miss Kusunoa? Andito ka ba? Miss Kusunoa? Bakit na kaya dito gusto makipagkita? Ha? Miss Kusunoa, huwag naman kayong manakot. Ha? Miss Kusunoa, ano bang nangyayari sa inyo? Huwag ka maingay. Bakit? Ayaw mo ba? Huwag mo sabihin na tatakot ka kay Shin. Alam mo ba kung ano ang kainaan niya? Sasabihin ko sa'yo, hindi makontrol ng lalaking yun ang sarili niya kapag may nangyaring masama kay Maya. Alam mo ba kung hindi ko siya sinasamahan? Hindi ko mabibilang kung ilan ang tatapusin nun. Grabe kung magmahalan ng dalawang yun, no? Hindi mo isipin magkapatid sila. Akala mo magkasintahan. Yung labang yun, kitang-kita sa mga mata niya. Si Shin ang nilalabanan niya, hindi si Ryukan. Lagi niyang iniisip ang kuya niya. At lagi siyang iniisip ng kuya niya. Mababa ba ang tingin mo sa akin? Hindi. Oh, tama-tama ang lugar na to, di ba? Di ka ba talaga titigil sa kabul sa mga miyembro ng Katanagang? Isa ako sa mga pinuno ng Katanagang at hindi ako natatakot na labanan ka. Ah!